So ito yung bag, leg bag of Motocentric. What's up mga pengyaw, and welcome to another episode. So mga pengyaw, another tutorial muna tayo. Wala tayong review ng motor kasi lagi umulan. Maaraw siya pero biglang mukulimlim at papatak agad ng ulan. Kaya mag ano muna tayo, tutorial. At tamang-tama ngayon, meron tayong na-order sa Lazada. Ngayon ka darating lang, bali natagalan. 2 weeks kong inantay. It's about yung ating leg bag. Kasi yung ginagamit kong leg bag, itong Yamaha. Yan ang ginagamit kong leg bag. Nakita nyo, burado na. Ano na ito eh. 6 years ko na itong ginagamit. And worth it na yung pinaghirapan natin. And siyempre, bibigay natin sa sa kapatid ko. Bibigay ko ito para meron siyang ganito. Then nga, tama-tama. Kasi itong leg bag natin, kailangan nating mas malaki. At dalawa na yung camera ko. Kaya gusto ko merong yung camera ko nakalagay dito sa leg bag at madaling dukutin. Yan. So, tignan natin. Mag-unboxing tayo ng ating package. And siyempre, mapakita ko sa inyo mabahagi. Baka sakaling magustuhan nyo yung nabili ko. Motopesa cup. So, isuot natin habang nag-unbox tayo. Simulan natin yung unboxing ng ating leg bag. So, ito yung description. Pero hindi makita eh. Maliit. So, nabili natin ito ng 600 pesos. Kasama na yung shipping. And declared na value nito sa from seller, 550. Then yung 50 pesos yung shipping fee. Ano ito? Overseas, from overseas, from China. So syempre pag overseas from China, i-disinfectant nga natin. Yan. Be sure lang na walang magugupit sa loob. Baka yung item mo yung nagupit. Alright. Ito, disinfectant mo rin natin. Pati loob. Alright. Plastic lang yung packaging niya sa loob. Walang bubble wrap. Then, merong etiketa. Chinese. So, dito sa likod, muna. Yan, parang may airflow or parang yung ano, yung batas-batas na may foam para hindi pagpawisan yung legs natin. Yan, para presko. Ito yung nakalagay sa legs. Adjustable siya. Short stroke, kung short stroke kayo, dito nyo ilalagay. Then medium stroke, dito ilalagay. Then pag long stroke, dito sa baba. Dahil long stroke tayo, dito natin ilalagay sa baba. Okay naman siya. Then ito yung panlagay sa bewang. Maganda, maganda. Approve na approve sa akin. Then ito, iba-ibang variation na kulay o variation nga. Pag umorder kayo, merong red, green, blue, pink, hindi pink, yung gray, ganun. Yan, iba-ibang variation kung anong gusto nyong i-order, kung anong gusto nyong kulay. Oh, ganda ng kulay, no? Merong logo ng Motocentric. Para sa ito ng brand ng ating tail bag na i-vlog ko na din nung nakaraan. Pero tetes ko yung
tailbag saka ito, hitetest natin sa isang araw. Okay, ipapokus naman natin. And balik tayo. Pengyo! Alright mga Pengyo. So I'm back. Yan ang leg bag of Motocentric. And meron siyang etiketa dito. Yan, kabila Motocentric. Then, dito muna sa harap, napaka-elegant. Then, parang matigas siya dito. Saka itong bilig nito, matigas. And, ito yung luminous pala to. Yung matigas na yan. Ito yung natin ilaw. Okay, buksan natin ito. Alright. Luminous pala itong isang to. Kita sa gabi. Yan, nakita nyo, kulay gray. Kanina, black yan. Then, ito yung logo ng Motocentric. Kulay green na napili natin. Para magandang tignan. Then, ito. I don't know kung anong materials, pero makinis siya at natigas. So, good yung materials dito ng Motocentric. Lahat ng Motocentric. Then, yung packet naman, meron siyang tatlong packet. Then, unahin natin dito sa pinakang likod. Ayan. Then, ito yung loob niya. Ito, parang proof was protection sa tubig. Then, yung zipper niya, may cover siya. Yan. At sa aking palagay, this is waterproof. Then, yan yung loob niya. Tapos, meron pa siyang dito, parang net. Yan, maganda ilagay dito yung isang battery. Then, yung pangalawang zipper naman, pinakang bulsa niya. Medyo maganit lang yung zipper, pero pag nagamit niyo na nagamit, magiging soft na yan. Then, ganun din, meron siyang net. Yan, ang ganda. Compare sa aking dating leg bag na Yamaha, mas maganda to. Then, ang ganda nito, meron pa din siya dito. Bali, tatlo yung bulsa niya. Dito, mga pengino, pwede nyong ilagay yung inyong cellphone. Yung gamit kong cellphone na Huawei, kasya dito, saktong-sakto. Then, ano pa makikita natin? Then, dito, sabitan ng susi. Or, ano pang magagana bagay. So, napakaganda. Kasi, sa dating kong leg bag, walang ganyan. In susi, nilalagay ko pa dito sa aking pants. So, napakaganda ng design. Then, hindi ko yung may airflow para hindi tayo pagpawisan. Palagay sa legs natin, leg strap yan. Then paano tanggalin to? Ito, press nyo lang tong nasa gitna yung may design na yan, maraming butas yan. Basta na ganun siya, bitawan nyo, then release yan. Panlagay sa bewang kung gusto nyong haba, adjustable yan. Then, paano tanggalin to? Yung buckle. Ito, press nyo lang itong magkabilang gilid. Yan, press. Then, pull. O, ganun lang kadali. Then, isa pa, yung mga kagandaan nito, kaya binili ko. Yung mga pengyo. Ito, expandable. Dun sa baba, nakita nyo yung zipper. For, expand nyo. Expandable siya. So, worth it yung ating pagkakabili. And, napakatibay nitong tela. Ayan, expand siya. No? Ayan, tumaas siya.
Dati kami na maganin siya. So ulitin natin. Dito, dito niya nilalagay yung cellphone. Ipakit siya dito. Yan. Pag ganun. Tapos, napakadaling gamitin. Napakadaling mahanap yung zipper. Yan. Dito yung isa. Yan. Pero very reachable yung mga zipper. Kahit isang kamay lang. Yan, pag hindi pa siya naka-extend, napaka-nimble. At maganda. Napakaganda. Maliit lang siya. Parang wala kang dala. Yan. Hindi siya sagabal. Then, nakakatuwa nito. Ito. Stretchable pala yung tali. I-expand natin. Paharap. Paharap yung pagtanggal. Yan. Na-expand na. Kahit na-expand na siya, napaka-nimble pa rin. At hindi kalaki yan. Sakto lang yung laki. Meanwhile, alright. So, comparison natin itong old leg bag ko sa Motocentric Yamaha leg bag. Kung gano'ng kalaki. Yan. So, identical yung size niya sa side. Pero manipis talaga itong Yamaha leg bag. Ito, very nimble. Ang ganda ng design. I-design pa siya dito. At mukhang walang kukupas na kagaya nito. May kumupas na dito after 6 years. And napakaganda ng design. Tapos yung zipper, protektado na sa water splash. Maybe you can ride in heavy rain. Ito, pag heavy rain na, pinapasok ng tubig, nababasa yung cellphone ko. Pero dito, di pa natin masusubukan, di ba tayo nakapag-ride ng malakas yung tubig. Dito, nasubukan ko, pangbasaan. Pangbasa, basa din yung loob. Satisfied ako sa design, sa quality, and syempre hilagain ng susi. Pero ito gagawin, pwedeng gawing sling bag. Haba lang, no? Yan, no? Alright, mga Pengyo, kapag unboxing tayo and naipakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Mapakita and na-review. Motocentric leg bag and convertible sling bag. Saka expandable siya. Tapos may dalawang bulsa. So, very manageable and very easy to use. Very easy to reach the zipper, shockproof, and waterproof. I hope mga Pengyo, nagusto nyo yung unboxing natin and review. Don't forget na mag-subscribe kapag nagusto nyo. Siyempre, yung kampana natin, pakiclick. And para maging update kayo sa mga upcoming videos and episode. See you on next vlog mga Pengyo. Stay safe and pray safe always. Bye-bye. Bye-bye you.
Thank you.